Hello everyone, it's your girl, Sweet, currently international student here in Australia. So in this video, mag-interview lang tayo ng mga random people, charot, hindi siya random, mga apat lang. Then, mag-tatanong ako kung magkano yung kanilang mga expenses, salary, or tuition here in Australia, just to give you guys an idea. Yun lang! So, Carl, magkano yung sahod mo per week? Hindi. Ayun o. Pag fortnight, sa parang 1.5 to 1.8 euro. So, magkano naman yung rent mo? Yung rent ko ay 250 per fortnight. Oh, I see. Ang tuition mo? Magkano ang tuition? Kaya naman. Kaya? Kaya lang. Nakaka-save ka naman? Hindi. Grabe naman yan. Karating yan lang. Sige, ikaw interviewan ko next. Beb, magkano yung salary mo per week? Per week? Oo. Or per fortnight? Showbiz naman nan. Ano ba yan? Yan na. Two. Wow, magkano yung rent mo sa bahay? Wala. Oh. So, magkano yung tuition fee mo? 1,000 kada month. So, as an international student here in Australia, nakaka-save ka naman? Save naman. Yeah! Siya daw hindi. Sana all. So, this is my cousin. So, magkano yung salary mo every 2 weeks? Pumapalo siya ng 2,000 for fortnight, 2 weeks. So, gano'n naman yung tuition mo? Same lang din. Magkano yung kinikita ko ng fortnight. Ganun din. Every month? Every 2 months. Every 2 months ka nang babayad. So, 2,000 every 2 months. So, magkano yung mga expenses mo in a month? Malaki din. Pero personal. Personal. Okay. Nakaka-save ka naman. Actually, sa darating na July, nahihirapan na tayo. Bakit? Bakit? First week of July. Siyempre, guys, ayaw naman yung next restriction. Work limit restriction. Sa ngayon, pwede ba? Pero sa mga susunod na araw, nahihirapan na tayo. Pero laban lang kasi. Yan, laban lang daw. Thank you! So, here is my another cousin. Magkano yung salary mo every 2 weeks? 2,000 per 2 weeks. Fortnight. So, magkano naman yung expenses mo in a month? Umabot siya ng 1,000. Ganyan. 1,000 plus. So, magkano yung ano mo? Nagbabayad ka ba ng rent? Ay, hindi. Nakatira lang ako sa auntie ko. Sa tita. Magkano naman yung binabayad mo sa grocery? Grocery lang binabayad ko kasi kailangan talaga natin nagkakain. Okay, so... Wala sa $250. Per 2 weeks? Fortnight. Fortnight. So, 2 weeks. So, 500 in a month. Magkano naman yung tuition mo? 2,000 kada 2 months. Every 2 months. So, nakaka-save ka naman? Yes. Kailangan natin talaga makapag-save. Yes, para maging worth it yung pinaghirapan, di ba? So, thank you! So, yun lang guys. Iba't ibang story, iba't ibang salary, and syempre, iba't ibang priority. And also, so, iba't iba talaga. So, yung iba nakatira sa tita, sa relatives nila, meron ding nakipagsapalara na sila lang talaga mag-isa. At the end, worth it naman talaga lahat. And also, lalo na kung kasama mo yung partner mo, like pwedeng mag-dependent or yung boyfriend mo, girlfriend, common law, or husband or wife. So, ang partner mo is, again, pwedeng maka-work ng full-time. And then, by the way guys, this coming July 1, babalik na yung work limit restriction. So, if your visa is under student visa, ang allowed mo lang mag-work is 48 hours per fortnight, every 2 weeks. So,
Yun lang. Thank you so much. By the way, matagal na to na video. Ngayon ko lang na-upload kasi na-busy yung mother niyo. So, bye! Thank you!